Ayun na guys. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, good morning, good evening at mega love shout out sa lahat ng ating mga binamahal na viewers. Ayan, isang mainit na araw po sa ating lahat. Grabe ang init, sobra-sobra. Ayun na, 2 days na akong walang upload. Ayan ako, medyo namimiss ko na ang magngaw-ngaw. Ayun na, ano na nangyari sa earth talaga naman, no? Mga issue-issue, mga balingbingan, mga issue-issue, mga traiduran, ayan. At mga issue-issue kay Ninong at kay Ninang. Ninang, yeah. Kay mga Ninang. Ano ba nangyari sa mga Ninang? May mga sikat ang mga Ninang, may mga bida, may kontrabida, may bida-bida. May bida-bida, ayan. Sino-sino itong mga Ninong? Ayan. At sa ating Malo, nag-live. Topic si Ninong. Si Ninong Bobby. Si Erica Alpon. Nag-live din. Topic si Ninang Malu. At si Ninang Marilyn naman. May mga issue-issue din laban kay Sis Marie Pineda. Puro Ninang, mga Ninang. Anong nangyari? Pero eto na guys, no. Short video lang tayo kasi wala akong mga pwesto. At doon sa kabilang kwarto, siksikan. Sa aircon, dito din naman sa kabilang may aircon. Kaya lang, ay hindi ko binubuksan. Minsan lang, bubuksan ko 2 hours para lang po hindi tayo mga heat stroke. Ayun na, topic kay mga Ninong at Ninang. Mga ika nga sabi nga na Nicel, sabi na ibang viewers, may bida. May bida-bida, may kontrabida. Sino ba ang bida? Yan. Sino ang kontrabida at sino ang bida-bida? Ito. Ako magbibigay lang ng kaunting ano lang to ha, opinion ko lang. No. Dito muna tayo kay Sis Erica Alpon. Init. Nagpapalpitate ang dibdib ko. Dito muna tayo kay Sis Erica Alpon. Kay Sis Erica Alpon ay merong kumbaga sabihin na natin na nangalap ng kasama para maghabol sa one of the dito kay Ate Malo. Dito kay Ate Malo parang naghahabol, no? Ito ang akin lang masasabi kay Sis Erica. Ito wala sa kung naman magiging balance tayo. Kay Erica Alpon, yun kasing sa one of the matagal na yan eh, 2 years ago na eh. Kung naghahabol, bakit ngayon lang po? No. Na dapat ay noon pa. Noon pa sana yan. Bakit ngayon? Kung kailan huli? Huli na. Na nagkaroon, nagmula kasi ito eh, na nagsalita si Erica Alpon doon patungkol sa mga Japayuki, no? Nagpasabog si Erica, nagalit kay Ate Malo dahil siya rin naman nasa Japan, nagtrabaho diyan sa Japan bilang parang entertainer lang yung ganyan. Eh, ayun na, hindi din niya matanggap yung sinasabi ng Ate Malo. Opinion lang naman kasi ni Ate Malo. Ang sa akin lang, doon lang nagumpisa yung kung bakit nahantong sa 1 of 3. Eh, kay Sis Erica Alpon, no? Matagal na yung 1 of 3 na yan, eh. Bakit ngayon lang pinasabog? Sana, noon pa, pinasabog yun sa 1 of 3. Kung merong mga naghahabol, alam nyo guys, ipinos naman ni Ate Malo, yung mga screenshot po, yung sa pinakang pyramid, yung account na anak-anak, yung mga may mga galamay na, ipinos naman po ni Ate Malo yun, doon sa kanyang community, na andun lahat, no? Malinaw na malinaw po. Ito, hindi sa pinagtatanggol ko. And ang akin lang, kung talagang si Ate Malo ay naloko or kung ano pa man yan, dapat noon pa hinabol. Noon pa sana. Ang tagal na eh. Bakit ngayon lang nagsalita? At dito pa din nadaan sa ganitong social media platform, sa YouTube. Kung may problema, may hinahabol, dapat noon pa naghabol. Dapat noon pa nilinaw. Bakit ngayon pumuputok yung patungkol dito sa 1 of 3? Eto, wala man ang sino mang pwedeng makialam. Meron man siguro makakapagpatunay na kung ito ay na nakapag-pay in or na registered, nagkaroon ng account. Sino ba ang upline? Ang upline natin lahat ay sila Kuya Bal. Sila Kuya Bal yung upline natin lahat. No, kasi sila Kuya Bal naman talaga ang nagpasikat ng 1 of 3 dito sa Kalingap. So, sila yung ating upline. Tayo lahat downline lang. Siguro kung ito ay na-register yung name nila, meron silang mga account, yun na nga, ipinos naman sa community ni Ate Malo. Malaking bagay yun eh, nakatunayan ay nagkaroon ng account. So kung ano man yung hinahabol pa, siguro mas maganda, total napatunayan na naman ni Ate Malo na meron namang account na andun po sa community ni Ate Malo. Kung meron man na kailangan pang habulin pa, unang-una, siguro rumekta na lang doon sa 1 of 3, pero yun nga, siguro hindi na dito makikialam si Ate na si Kuya Bal. Kung gusto nila talaga maghabol, magharap-harap na lang. Hindi na kailangan pang idaan sa social media. Anong purpose, anong layunin, ipahiya, or usaping budol-budol.
Hindi yun. Hindi, wag ganun. Pag-usapan naman si Sina at saka nakakapagtaka, bakit ngayon nga lang ito inilabas? Nasanay noon pa. Eto na, no? O, yan. Sana kay Sis Erica Alpon, kung ano man yung pinaglalaban, na ilabas na naman na ating Malo yung screenshot, katunayan, ay may account. Kung yung mga item naman, ay hindi na ipadala. Kung ang bili naman, ang sinabi naman ng mga nagpa-member, ay wag nang ipadala. Iyan naman ay may mga screenshot naman, no? Yung mga screenshot, yan ay nailabas na ating Malo yung iba at nabigyan na rin niya ng linaw. And ito naman, kay Ninang. Kay Ninang Marilyn. Puro Ninang, no? Kay Ninang Marilyn. Ayan. Ang ginawa ni... Eto, guys, no? Eto, balansi lang ako dito, no? Wala tayong babanatan dito. Opinyon ko lang to. Kay Ninang Marilyn, yung usapin na ni-remove niya sila Marie Pineda para malaman kung sino ang traidor. Ang akin lang namang... Ang akin masasabi dito, bago siguro nag-remove si Ma'am Marilyn Pablo, sana ay, kumbaga, binigay niya, inilapag niya ang mga kadahilanan kung bakit iniremove, tinanggal ang lahat. Hindi po pwede sasabihin na okay naman na ang kay Ror, wala naman problema or ano man. Kung yun doon sa sinasabi ni Ma'am Marilyn Pablo na meron traidor, kaya nga po may group chat para doon makapag-usap-usap ng mga bagay-bagay plano sa mga nasimulang pagtulong sa Kalingap, mga plano patungkol sa mga ikabubuti pa ng Kalingap, kung meron pang higit pang magagawang paraan na ito ay mapabuti, doon pag-uusapan kung may issue, may mga sagap balita na di umano ay parang ito ay taliharap, no? Traidor. Kaya nga po tayo may group chat. Nagkagawa kayo ng mga group chat. Lahat tayo, kami, may mga group chat. Kung saan ang mga group chat, kung ano-ano, kahit parents, family, may mga group chat. Kaya nga po may group chat para doon pag-usapan ang lahat ng dapat pag-usapan. Siguro kung nagkaroon man si Ma'am Marilyn Pablo ng guni-guni, agam-agam, hinala, akala ko o baka ito ay traidor, huhulihin ko. Siguro, ano eh, bago ka mag-remove siguro, make sure na malinaw na sa'yo. Malinaw na sa'yo kung sino yung traidor. Ay kaso, wala pa eh. Kahit nabanggit mo naman doon sa iyong live, nasabi mo, okay naman ang kay Ror. So, okay naman pala. So, iniremove ng walang kadahilanan, iniremove ng hindi pa na patunayan kung sino ang traidor. Kung baga, niremove dahil huhulihin pa lang ang traidor. So, dito, hindi, mali. Kasi, okay naman yung kay Ror, walang traidor. Kung meron man si Mama Marilyn Pablo na, kumbaga, isipin, guni-guni, akala, inala, walang sapat na ebidensya para irak o gibain, wasakin, i-dissolve ang group chat. Wala pa eh. Wala pa dun eh. Kumbaga, huhulihin pa lang niya. Pero dapat, kung huhulihin mo yung traidor, hindi sa paraan, gibain, i-remove lahat yung group chat. Hanggat wala pang napapatunayan, dapat yung mga member na nanatili lang doon sa group chat. And kung napatunayan na talagang merong traidor na laman o may nakapagsumbong or nakita natin na talagang ganito yung ginagawa, hindi pa rin dapat iniremove doon sa group chat. Sama-sama pa rin. Doon sana inilapag lahat ng ebidensya. Kasi malinaw sinabi ni Ma'am Marilyn, wala namang problema sa kay Ror. So, yun ay taktik lang niya. Strategy niya, niremove niya lahat para hulihin ang traidor. Sa makatuwid, wala pa. Wala pa siyang hawak na ebidensya o wala pa siyang kilala kung sino talaga yung traidor. Ang ginawa naman ni Ma'am Marilyn Pablo, nanghuhuli siya. Nanghuhuli. Pero, ano eh, parang si Ma'am Marilyn gumawa yun ng first move. Pero kung sa part ko po, halimbawa for example, ako no, nandun ako sa Kairor group chat at nirimove ako, eh, syempre, mapapaisip ako, bakit ako nirimove? Teka muna, mag-usap-usap muna tayo. O sige, ganito na lang para isang konvo lang, gawa tayo ng group chat. And kung ako din ay nirimove, ay siyempre, labag sa loob ko kasi nasimulan ko na sumubaybay at tumulong, magsuporta sa Kalingap. Yung nasimulan ko, ipagpapatuloy ko. Ay paano nga may pagpapatuloy kung nirimove nga ni Ma'am Marilyn Pablo? No. So dito parang lumalabas talaga na parang yung pagkakarimove ni Ma'am Marilyn Pablo is maghanap lang ng traidor. Na? Wala pa eh. Wala pang traidor eh. Gumawa si Ma'am Marilyn Pablo ng first move para hanggang sa matrigger. Ito na nga, pagka-remove, gumawa ng group chat. O, yun na, doon na, maparatang ang traitor. Hindi ka kabilang, hindi ka nabigyan ng privilege, hindi ka nabigyan ng karapatan na ikaw ay maging isang leader. Yun, nabubutasan doon si Marie. Pero ang kay Marie naman,
siguro para sa akin, yung kay Marie Pineda, wala naman siguro problema. Kung siya ay gumawa ng isang team, bilang pagsuporta kay Kalinga Prab, kung ang intensyon naman ay makatulong, wala naman sigurong problema. Hindi big deal na hindi ka binigyan ng karapatan na maging leader. Hindi siguro naman big deal yun. Kung yung voluntaryo na ginagagawin ito ni Marie Pineda para makatulong sa ating mga sinusuportahang vlogger, wala siguro masama at hindi naman po big deal. Ito opinion ko lang po, guys. Hindi ko sa kinakampihan sila Marie Pineda at wala naman akong pakialam sa kanila. Yun ay opinion ko lang po. Hindi naman siguro big deal yun. Kung ang layo nila lang natin is makatulong, ipagpatuloy yun na simulang pagtulong, pagsuporta ni Marie Pineda, hindi naman yun big deal. No, wala naman problema. Kung ang sasabihin ay hindi ka naman binigyan ng karapatan na maging leader, hindi naman big deal yan. Hindi po ano yan eh. Kung voluntaryo naman yun eh, yung kay Marie Pineda, itutuloy ko to. Gagawa ko ng team ko. At kung meron man kami kita, bibigyan namin kay Kalinga Prab. Ganun lang yun, hindi naman po big deal po yun. So, yun na, kay Mama Marilyn Pablo, naano ko naman kay Mama Marilyn Pablo, talagang dito nakikita ko yung bilang full support siya kay Kalinga Prab. Full support siya dito kay Kalinga Prab. At yun nga, inaanak Ninang. Yun, kaya topic tayo Ninang dito. No? Ayun na, guys, no, sana walang mangbabas. Magbigay lang tayo ng kung ano mga opinion nyo, ano yung masasabi nyo, yun lang. And ito naman, no, kay Ate Malo, usaping Alimango Queen. Yan, tinaguri ang Alimango Queen. Eto guys, no. Maikli lang tayo dito kay Ate Malo. Kay Ate Malo, yung kanyang opinion patungkol dun sa si Rachel ang magbablog, opinion niya yun. Tama po yun, wala naman pong masama. Yun ay, ang opinion niyang ito ay para sa kapakanan, para sa kay Rachel. Dahil, kaya niya nasabi yan, dahil, katawag ito, para walang gulo. Kasi nga nagkakaroon ng kaguluhan. Opinion niya yun, para walang gulo, si Rachel lang ang magbablog. Opinion, wala pong masama. So, dito, may kulang. Yun. May kulang lang. Ang kulang lang, yung founder and si Kalinga Prab na doon nagmula, sumikat si Rachel, yun lang ang hindi niya na isama. Hindi lang niya nadagdagan. Pero tama po, wala naman pong masama. At kay Bobby TV, ayan na kay Bobby TV. Anong nangyari kay Bobby TV? No, ninong din yan. Ninong din yan. O yan, kay Bobby TV, na-react na ni Ate Malo. Ay sabi nga ni Ate Malo, nauna-una pa rin daw si Bobby TV naman mag-upload, mag-video, ayan, mag-reaction. Yo. Kaya hindi ko alam kung bakit anong nangyari sa mga ninong at ninang. Ayan, talaga naman, mga bida na. Bida lahat. Ayan, meron ba kontrabida? At meron bang bida-bida? Pero para sa akin, lahat ay bida dahil sila lahat ay mga ninang at ninong. Ayan guys, opinion ko lang to. At 2 days naman akong walang upload. Medyo nagpahinga-pahinga ng kaunti. Ayan, wala kayong kilay. Ayan na guys. Ayan, yun lang. At may kalang shoutout. Napakainit na pala. Grabe. Walang pasok ang mga bata. Kahit sa private school po, walang pasok. Ay, grabe. Ayun na guys. Kita-kita tayo sa aking next video. Bye-bye!